when they had heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which had made heaven and earth and the sea, and all that therein is. Who by the mouth of thy servant David has said, Why did the hatred rage, and the people imagine vain things? The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For who but stood against thy holy son Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. And now, Lord, behold their threatening, and grant unto thy servant that with all boldness they may speak thy word. Nasabay-sabay po tayo. By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy child Jesus. Pray, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita again na nakita namin dito, na narinig nila. Anong nangyari? Kahit yung mga hindi nakakita, Panginoon, nagpuri sila sa inyo, sa inyo, Panginoon. So we pray, matutunan namin dito, Lord, natin matutunan. Magpuri sa inyo, Lord, at hindi lang po doon after noon ay sa gawa rin namin, Panginoon, yung sinasabi nyo kung bakit kayo dapat mapurihan, dahil kayo matalino, dahil kayo makapangyarihan, at may plano nyo, Lord, ay sinusunod nyo, Lord, at nagaganap sa mundong ito, why not kami susunod din dito at may partaker din sila sa inyong mga gawain. So, we pray na ay pong kilo sa amin, as always, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hapon na po. Okay. Kapatid din ang patindi po ito, no? So, last time, binasa natin, natapos po tayo dito. Peter and John answered to them. So, hinuli sila. Tinetreten. Alam nyo ba yung treten? Tinatakot. Okay. Kung sino dito nga, no? Kaya ito si Stephen. Gusto ko na itong tutunan ng taekwondo talaga eh. Kasi, actually, sa totoo ako, marami na tutunan doon. Hindi lang yung mismong skill. Pero yung, basta may mga tutunan ka dyan eh. Paano lumaban, paano hindi. Control mo yung emotion mo, control mo yung power mo, weakness mo din, paano mo kontrolin. Ang ganda niyan, okay? Discipline. Discipline and everything. Yan yan, discipline. Kasi hindi ka rin madaling magalit dyan pag ganyan. Mas lalakas din ang boses mo dyan. Sigawan yan eh. Okay? So, nakabili ako sa isang kaya mura nung gano'n. Yung mat na malalaki. Kasi yung kaysya na, hindi yung maliit yun eh. Malaki pa. Yung apat na gano'n, isang gano'n. Yun yung ginagamit din sa amin eh. Rubber? Oh, yung rubber. Malaki yun eh. Oh. So, mahal ata. No? Sa Lazada. Sa gym. Ah, sa bagay. Actually, kahit din, ganito nga lang. Hindi mo makapal yun? So, sumali, Joshua? Saan na yung nakapal yun? Siyempre. Libre na yun. Bayad namin dati dyan, mahal. Daw medyo mura nga rin sa amin. Gusto na lang ako. Sila, Jamie. Gusto rin? Ako nga, no? Anong oras yung gusto? Saturday. Sabado. After na soul winning, no? Wow. Tapos sa table tennis, tapos tayo. Wala kayong off-time. Yung rubber nga, maganda. Kasi ang hirap ng ganito, madulas. Pero actually, yung pag napunasan yun, ay, pag napawisan yun, dulas din yun, kaya talagang ingat lang. Anyway, sige ba yun, mga bata? Itong mga to, ginagaganan ko eh. Kahit si Aiden, nakita niya ba sa YouTube, ganyang kaliit, oh. Oo, galing. Maroon lang po ko ng pangalit. Si Jared. Ay, si siya, no? Si Johan, no? Kasi ako ata ang kailangan ko magpaano eh. Kasi hindi ko na rin kaya. Hindi ka na nakakatulog. Sige, sige. Usapan natin yan. Ba't nakapunta tayo dun? Kay Stephen. Ha? Kasi tinatakot. Yan, tinatakot. Totoo yun, no? So, sa school din, may mga time na ganun, takutan. Okay, pag yan, medyo, yun nga, lagi natin pinag-uusapan. Yan ganun sa, ano eh, sa martial arts. Nag-uusapan yan, tapos didisiplinahin ka rin. Lagi yun.
Hindi ka tutuluan doon, kaya mo na siyang padyakan ngayon, ha? Mamaya, sample natin. Hindi, ganun. Lagi yung papaalalahanan na may kapangyarihan kang nasaktan siya, gagawin mo ba o hindi? So, hindi. Ano lang yun? Self-defense. Sa US daw, nagkakagulo na. So, marami rin loko-loko. Pero sabi ng iba kasi talaga, ini-insight na parang nangyari sa atin. OA yun eh. Hindi mangyayari ng ganun lang eh. But anyway, kung ano man nangyari doon, ay dapat, kailangan natin, alam natin kung paano natin depensa yung sarili natin. Pero, especially, spiritually. Diba? Patulad nito, ang ganda ng ginagawa nila. Diba? Kaligtasan ng tao yung pinapangaral nila. Pangalan ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos sa sarili niya, sa mga taong to. Tapos, papakulong sila. Makita niyo yung irony doon. Nakakabuisit na nakakaasar na nakakamangha. Eh, pero mangyayari din sa atin yan. Kaya ngayon pa lang, pinipipel mo na yung sarili mo. Diba? Yun nga sinasabi natin sa Book of Acts eh. Kaya excited ako dito nung nag-umpisa tayo nun. Excited pa rin ba kayo? Dito pa tayo simula. Ang dami na nangyari. Mga miracles after miracles. Tapos kung paano sila nag-act, ang Diyos, sinamahan sila. So, yan. Kaya yan ang inaaral natin, okay? Kaya sabi doon sa huli natin last week, sabi doon, for we cannot but speak. So, sinabi niya dito, di ba? Sabi niya, kanino kami ikinig? Sa Diyos o sa inyo? Tinatakot niyo kami, natatakot naman kami. Kasi gobyerno eh. Kaso sabi ng Diyos, iba. Sino mga natakot? Sa Diyos o sa inyo? Meron niya wisdom doon. Kaya sabi niya dito, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Nakita namin ng Panginoon, nakita namin ang ginawa niya, mabuting gawa niya. Ang sinabi sa amin kung paano magtatapos to, may mabuti sa mga mayuligtas, sa hindi, impyerno, ang gagawin namin. Ganun yun eh. So pag yung problema sa mga church members, church goer minsan, hindi pa ganun kakompleto yung kanilang pangunawa sa mga bagay na to. Nagtitay nyo ba yun? Nakita nyo lang, pinipreach dito, pero personally, alam, hindi ka pa ganun kakonvince, lalo mga bata, di ba? Minsan, makikiayon ka, tapos, yun nga ba talaga yun? Ganun yung mga bata eh, wala ka pang personal experience. Pero kaya sinasabi siya, manampalataya ka sa Diyos. Hindi, libro lang yan eh. Hayaan mong patunayan ng libro yung sarili niya sa'yo. Paano yun? Paano niya papatunayan yung Bible niya sa sarili, na totoo siya sa inyo, mga bata? Paano niya ba napapatunayan isang bagay totoo? Joshua, anong alam mong bagay na totoo? Itong electric ba, tumatakbo ba? Umiikot ba? Paano mo nalaman? Umiikot ba to? Ha? Ha? Paano mo nasabi? Baka naman hindi, baka naman ilusyon lang yan. Paano mo nasabi isang bagay totoo? Lalim ba masyado? Hindi naman, di ba? Praktikal lang yan eh. Ano masabing umiikot? Nakikita ko umiikot eh. Naramdaman ko pa yung hangin. Yes. Walang tatanong, Peter, umiikot ba talaga? Hindi na, di ba? Kasi nakita mo na. So, ngayon, mga spiritual things, hindi ganun ka, di ba? Pero, pwede rin yung kunwari, yung, saan ba nagaling ang mundo? Tanungin ko yung isang tao. Sino bang gumawa sa lahat ng, ang Diyos? Ah, okay. Tanungin mo isa, ang Diyos din. Diba? May Diyos ba wala? Tanungin mo karamihan ng tao. Eh, lahat sila naniniwala. Yung iba lang, may magkapagkakaiba lang ng konti. So, ano yung kukonclude mo? Walang Diyos. Ganun ba yun? Tama ba yun? Parang mali, di ba? So, nakita mo ngayon, sige, ito na lang. Practical application sa church. Nakita ko, lumaki ako sa church. Maayos yung mga tao doon. May mga problema din sa buhay, kaso, mas maayos. Diba, wala. Hindi at least sa mga talagang unbeliever, murahan, taiduran, harap-harapan. Diba? Ito kahit pa ni mga Kristiyano, nag-struggle din, pero may direction silang tinatahak. Hindi sila yung basta-bastusan, diba? So, sa palagay mo, may pagkakaiba ba yun? Pag may nagsabi siya, wala naman Diyos eh.
Pareho lang yung maniniwala sa Diyos saka hindi naniniwala sa Diyos. Maniniwala ka ba doon? Joshua? Maniniwala ka sa kanila? Pareho lang yung maniniwala sa Diyos saka hindi. Maniniwala ka ba doon? Masyado bang ikaw, Stephen? Lumilipad ba yung utak mo? Yeah. O hindi? Hindi. Minsan. Peter, nakot yung mga bas. Ay, yung mga bida dito, mga bata. Itong mga to, alam na nila yan eh. Oh, sit down. Stephen, ba't ka alis? Mamaya na. Ano nga ba tayo? Narinig mo, Peter? Naniniwala ka ba sa mga taong nagsasabi ng pare-pareho lang ang tao? Yung mga naniniwala sa Diyos, pareho lang sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Totoo ba yun? Paano mo nasabi? Ha? Tama yun. Paano mo nasabi? Sinabi ko na kanina, di ba? Iba yung behavior nila. Ay, hindi, pareho lang. Hindi. Sige, sabi natin may mga loko-loko rin dito sa church. 1% of the population, loko-loko. Tapos yung 99, okay. Tapos dito naman, baliktad. Sabi natin 80% loko-loko, 20, kahit na 50-50, 50 may ayos. Pareho ba yun? Numbers pa lang, di na tutugma, di ba? So, kaya ang ginagawa nila, ganun, yun nga, may iba silang pinagagalingan, which is wrong, okay? So, kaya sinasabi ni Peter dito, anong gagawin ko? Huwag akong mag-preach. Sabi sa akin, mag-preach ako. Sabi ng Diyos, ang Panginoon ko. Pinatunayan niya sarili ng totoo. Yung ginawa niya is kamangha-mangha. At may plano siya. Kaya niya nang patunayan yun by means of miracles. Hindi nga lang by means of miracles. Pati yung mga katotohanan, yung ginagawa niya, it makes sense. Na sa isang tao na may katotohanan, okay, at may talagang kinikilos ng Diyos, ginagawa niya, hindi siya nakikiayon sa kung ano lang uso, in-expose siya yung kamalian ng existing generation nila, gobyerno, and then religion, noong time na yon. At wala silang masabi. Lahat ay panig sa kanya. By means of miracles nga, pati katotohanan, pati lahat, no? Logic, pati yun, lahat, katotohanan, sa kanya, umapanig. So, anong gagawin nila? Tatahimik na lang sila, susundin nila yung mga taong hindi nila alam ginagawa nila, mga politiko na kahit dito, hindi nga makasagot eh. Anong gagawin natin? May miracle sa pangalan ng Panginoong Jesus, gumaling to. Hindi, actually, wala lang, siguro nagkataon lang. Hindi nga eh, hindi nagkataon yun. So, kaya sinasabi nila dito, anong gagawin namin? Gagawin namin, dapat namin gawin, which is speak of those things na nakita namin at nakinig. Okay? Bumibitaw ito, hindi ko alam bakit. So, verse 21, yan ba kayo? So, parang nagdaanan nga natin ito last time, no? For when they had further threatened them, they hinayaan na nila. So wala naman silang, alam nyo, mga adult na to, hindi naman ito maniniwala agad-agad sa kanila. So pero tinakot pa rin nila, bakit? Kasi mga taong may gustong itago, may protektahan, okay? Anong kaya nilang gawin sa taong tamang-tama yung ginagawa ng ibang tao? Pwede ba nilang, ay, may batas tayo dyan. Ang batas, hindi ka pwede mag-invento lang. Kaya andyan yan, kahit papano, kahit unbeliever yan, pinag-isipan yan, pinagdabatian yan, bago yung makapasa. So, malalim-lalim yan. Sa mga taong gumagawa ng punong katotohanan, anong batas ang iyaan mo sa kanila? Di ba? Wala. Kaya, kahit ngayon, kahit sa panahon natin ngayon, wala ba? Ang wala silang magawang against sa atin, kung hindi
Yung iba, syempre, i-discredit ka. Alam niyo, may discredit. Ah, layan. Eh, kaso, pag may nakikinig talaga sa'yo, katotohanan yung sinasabi mo, hindi pwedeng, ano, hindi sila makikinig. Di ba? Kaya katulad nito. Kaya ang gagawin nilang, takutan na lang. Tawag dyan, gag order sa gobyerno. Huwag kang mag-asalita, ha? Huwag kang mag-ano. So, ang tatakutin ka pag nagsalita ka, kesyo may parusa. Huwag ganun lang, kaya nilang gawin. Pero tanong, pag ginanong tayo, anong gagawin natin? Naranasan nyo na ba yan? Ito nga, Stephen, bata pa yan eh. Ang ano talaga, taubad, parang pare-pareho din. Kaya sabi sa Bible, di ba? For even a child is known by his ways, whether it be good or whether it be evil. So, sinong bida doon sa passage na yun? Anong pinag-uusapan doon? Bata o hindi bata? Bata yung... Bata, tama yung sinabi. Yung sinabi doon eh. Pero ang salim, pinag-uusapan doon, yung matanda. Kasi nga, even a child eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga ginagawa ng mga matanda. Kinukumpara ngayon sa bata, eh kahit nga bata eh. Obserbahan mo lang, malalaman mo na. Kung bata pa tayo, ganyan na tayo, na-obserbahan na tayo. Ang pinag-usapan natin, syempre ginagawa ng matanda. Kaya ako, bata pa ako na, yung mga, kung ano yung mga, kaya nga na hilig ako sa Bible, pinapatunayan niya, totoo siya eh. Sa ganitong stage, ano, sa advance, kahit sa gobyerno, kahit sa mga matatanda na, pinakamatatalinong tao, yung mga principles sa Bible, nag-a-apply pa rin. Totoo pa rin siya. Even sa mga bata, matanda, intermediate, totoo siya eh. Okay? So, ano yung gusto ko sabihin yan? So, nabanggit ko rin sa inyo nung mga nag-high school kami, nung politiko, ganun na yun eh. Sa amin sa CAT, meron kami CAT organization. Sabi ko, nahulat ako, pambihira, mga bata pa kami, mga kasama ko, politiko na. As in, talagang doon natuto. Ngayon, kaya ngayon, huwag ka magtataka na bakit pa ganyan yung mga politiko ngayon. Kung paano magsinungaling yan, walang pagundangan. So, ganun din, naalala ko si Stephen. Sabi niya, yung mga classmate daw niya, inaasar siya. Okay? So, kahit saan yan, si Joshua, hindi yan ano kami, sa work, ganun din yan. Sa kapitbahay, ganun din yan. Ang tao ay, ang ginagawa, pag walang magawa sa yung, well, walang mapintas sa'yo, ginagawa mo, tama, yan ang gagawin nila. Kung tama yung puso nila, hanga sila sa'yo, at tatanong pa yan, bakit ka nga ba ganyan? Anong gusto ko rin yan, yun, kung tama yung puso nila. Pero kung mali, kung against sila sa katotohanan, anong gagawin nila? Lalabanan ka nila. Gagawa sila ng paraan para hindi sila makonvince na sila yung mali, gagawin, ikaw yung mali. Mahanapan ka ng butas, kahit walang mahanap. Okay? Ngayon, kung bata-bata kayo, wala ka naman rin magagawa, di ba? E paano kung tumatalino ka na rin, may magagawa ka na? Katulad natin. Kaya tayo takot din sa atin yung mga yan. Alam nyo kung bakit? Kasi andito yung Bible. Pag inangal mo to, malalaman mo yung katotohanan. Pag finish mo to, hindi pwedeng ma-influensya mo yung iba. Hindi pwedeng hindi mo ma-influensya yung iba. Alam nyo ba yun, mga bata? Hindi pwede yun. Ngayon, ang ibang gagawin, hindi, gagawin natin, ano, grupo-grupo tayo, intimidate natin sila, i-exclude natin sila, yan ang ginagawa ng iba eh. O yung pagsisinungaling ka sa behind your back, okay? Pero kahit anong pang gawin nila, alam nyo ba ginagawa nila siguro? Ginagawa nyo na rin sa iba siguro yung dati, di ba? Ang hirap gawin nun. Kasi pag nagsinungaling ka sa likod ng iba, alam nung tao pinagsinungalingan mo, ay, matindi ka pala, pag nakapaligod siya, ganun ka pala. Diba? Laki ng risk nun. Kaya itong ginagawa nila dito, hindi na sila kumuha ng anong gagawin nila sa batas. Ang ginawa nila, tinakot na lang. Walang basihan, basta huwag yung gawin yan, ha? Kasi sabi namin eh. Kung nakikita nyo itong nangyayari ito, nakakatawa sila eh. Kasi kung wala ka nang makitang dahilan, tapos mananakot ka pa, ano ka? Ito nyo yan. So, admittedly, mahirap din talaga mang mamuno. Pero yun nga, sana kasi kung mamumuno sila, eh, kinuha din nila, dinerive nila yung power sa talagang true power. Kung kilala rin nila ang Diyos, hindi sila mahirapan eh. Okay? So, kaya yan. Again, unawain din natin sila. Pero, sabi dito, wala tayong magagawa kung hindi gawin yung kalooban ng Diyos.
Kaya ngayon, tinakot na lang sila, walang may, ano sila, wala silang paparusa. Anong parusa sa taong nag-preach? No, wala sa batas natin yan. Kahit ngayon, wala sa batas yan. Baligtad ang makikita nila. Kaya ang gagawin nila, kanya-kanya ng ano, usapan niya, politika na rin yan. So ngayon daw, maganda interesting sa US nangyayari. Kasi nga, doon yung mga taong lumalaban talaga, doon yung mayroon silang ano doon eh. So, nagsesensoran sila. Alam yung sensor? Pag sinabi yung sensor, huwag masabihin yan, hindi mo sinabi yan, bubulayin yung sinabi mo. Yan nga, sa amin, nababanggit ko lagi sa inyo, nabili lang ako sa, ano, di ba, kung saan. Kung hindi ka naman i-block, sisiraan ka naman, or i-spam ka naman. Minsan, nung dating mahilig pa ako mag-post, ganun ang gagawin iba. Hindi nasasagot kasi walang masagot eh. Tapos gagawin, i-spam ka ng mga walang kwenta-kwentang bagay, spam-spam, gamatabunan na yung statement mo, di ba? Maraming ano eh, maraming paraan, pero may tamang paraan, may maling paraan. At pag wala ka sa tama, gagawin mo itong mga ginagawa ito, parang wala ka ng magawang tama, wala ka sa reason, wala ka sa batas, gagawin mo na lang, manakot ka na lang. Dahil at that time sila yung may ganun. So, ang lesson doon, huwag ka matakot pag tama ka. Okay? Kaya naaralan sa martial arts. Pero, iba rin yun. Kasi yan ang nakita ko sa mga bata na medyo mas, ano sila, mahamon sila dyan. May kilala rin yung sarili nila. Ang gusto nyo lang. Okay? Sige. Then, yung kinaano na sila. Kaya sabi niya, because of the people, for all men glorified God, that which was done. But for the man which was above 40 years old and on whom this miracle of healing was showed. So, medyo nadaan natin ng madalang besto, di ba? So, ang gusto ko lang pwede natin i-relate sa mga Kristiyano dito, ay yun nga, pag ikaw ay talagang ginawa ka ng miracle, pakita mo sa ibang tao na ang Diyos ang gumawa nito, huwag mo sabihin, ah, kaya naman ako naging matalino kasi magaling ganyan talaga ako, pero natuto ka talaga sa Bible. May mga ganun eh. Huwag nang gagawin yan, okay? So, 23, and being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Yun yung nabanggit ko kanina. So, hindi nila sinarili. Siguro, tawang-tawa sila, tawang-tawa sila dun. Alam niyo ba ginawa sa amin ng mga elders? Walang maibanggit sa amin. Walang maicharge sa amin eh. So, siguro, tawang-tawa sila. Nung alam nila, pinuproteksan sila ng Diyos. Di ba? So, siyempre, ikukwento mo naman sa iba para na-encourage din yung iba. At pag tatapang din yung mga yan. Alam niyo ba, nag-soul winning kami? Hindi naman pala mahirap mag-soul winning eh. Basta alam mo lang yung alam na, basic. Matend ka ng soul winning seminar. Alam mo yung gospel. Okay? Sumayos ka naman kahit o paano, mag-SOS ka naman magsalita. Hindi naman pala mahirap eh. E tapos meron pang nang-ampi sa amin. Sinubukan kaming apiin. Oh, pinotekta kami ng Diyos. Yung nasabi namin, saktong-sakto. Parang ang wise-wise namin, hindi naman talaga. Pero dahil sumusunod kami sa Diyos, ganun sinabi namin. Ganun pala yun. Diba? Ay, hindi, walang nagawa sila. No? Walang nagawa. Ayan, pinagkwentuhan nila. So, ano nangyari dito? So, nakikita ko dito na tawa-tawa siguro sila. Pero sabi dito, and when they heard that, they lifted up their voice to God in one accord. Ano sabi na lifted their voice? Nag-pray sila. Hindi lang nag-pray. Siguro, nag-worship sila. Nag-prophesy sila siguro. May service sila. Nag-puri sila sa Diyos. Sabi dito, ito na, from this, ano to, yung mga sinabi na nila. Ito yung binasa natin kanina. Kaya ano sinabi nila? Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all that is in. Ano kinalaman nun? Ba't napunta sa creation ng Diyos? Sige nga. Bakit binanggit nila na kayo ang gumawa ng langit at lupa at ng dagat, ng kinalaman ng dagat sa usapan? At lahat ng naandun. Ba't nabanggit yun? Kasi may mga pangyarihan. Yun, no? Dapat patay na kami dun eh. Dapat nayari na kami dun. Dahil ikaw ay Diyos na totoong makapangyarihan at ang ginagawa lang naman namin yung gusto mo, pinotektahan mo kami. Ikaw ang gumawa nitong lahat. Makapangyarihan ka. Maintindihan nyo yun? Nakapangyarihan ka talaga, Panginoon. Yung sabi nila. Kaya sabi nito, who by the mouth, dinuloy lang. Pero ito, may mga kinalaman na sa ating, ano, di ba? Alam niyo bang verse to? Sikat eh. Sa Psalms 2.
ito ay nasa Oxford tayo sa Psalms 2, binanggit ito, kanta nga ito ng iba eh. Ito yung mangyayari sa Revelation 19, ito yun. Saan? Saan ba? Psalms, ito. Buksan nyo rin po sa Psalms 2. Ayan, para ito, Acts 4, dito, Psalms 2. Diyan kayo? Psalms 2, verse 1, hanggang, basahin na natin lahat. Sikat po yan, kung hindi nyo pa, ano, I'm sure nabasa na iba sa pero, okay, para kami sa, ready, go. Why do the hidden rage and the people imagine a vain thing? Ako muna, and the kings of the earth set themselves, the rulers take counsel together against the Lord and against His, ano sabi dyan? Anointed. Dito, saan sinabi dito sa Acts 4? Why did the hidden rage? So, medyo magkaiba ng konti, di ba? Sabi dito, why did? Sabi dito, why do? Pero isa lang yun. Basta nagalit daw yung mga pagano. Bakit ba sila galit? Ang mga taong to, and the people imagine vain things. Ang sabi dito, and the people imagine a vain thing. So, naging plural dito. Hindi ko alam bakit. Ito dahil mga talagang nakita nila yung ginagawa ng mga tao. Diba? Gusto silang ikulong. Gumawa lang sila ng miracle na. O siguro, inaipon. Kaya dinamin ganun. Kaya sabi dito, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord. Sakto ba? The kings of the earth set them. Then nawala yung set themselves. Dito, the rulers agad. Pero dito sinabi rin, the rulers counsel together. Okay, medyo may pagkakaiba pero still the same. So yung mga makapangyarihan, okay, ay nag-gather against the Lord. So nagkaisa-isa sila. Ang kalaban nila, Diyos. So again, ang mangyayari sa Revelation 19, yan ay the battle of Armageddon. Okay, so dun sila naman ay gagapin ng Diyos. Pero sabi dito sa Old Testament, sabi dito, against the Lord and against His anointed. Ano sabi sa New Testament? Against His Christ. So, ibig sabihin lang yan sa Greek po kasi Kristo, Christus is Greek, and sa Hebrew, anointed, isa lang yun. Ininterpret lang dito, pero dito sa New Testament, hindi na binago. Kasi nga, title na ni Jesus Christ, kung alam nyo, di ba? Jesus Christ nga eh. Halos sa title niya na yun, hindi lang siya si Jesus. Hindi, Jesus Christ. Sampal yan sa mga Udyo, sa mga hindi naniniwala sa kanya. Merong Misaya na darating, okay, siya ay anointed, okay, siya ay dumating na, kaya importante yun minsan, sabi, siya ay Christ. Okay, so hindi lang niya basta pangalan yun ay title niya. So dito wala na, no? So iba na to. So, ang keynote lang niya is 1, 2, 3. But anyway, sabi dito, ininterpret niya na, di ba, nila, actually, sabi dito, for a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. So, dito, ina-apply nila tong verse na to, na mangyayari nga sa Revelation 19. Pero dito, ina-apply na nila dito mismo. Nakita niyo yung last time na inaral natin yung Psalms 2 naman. Diba? So, again, si Peter yung nag-preach. In-apply niya yung Day of the Lord sa panahon nila. So, pero hindi nangyari lahat yung nangyari sa Old Testament prophecy. So, bakit? Kasi, in-apply nila yon, tawag nilang iba doon, dual prophecy, dual fulfillment or triple fulfillment. Ibig sabihin, applicable. Okay. So kasi nga nangyari naman eh. Sila yung ruler, sila yung mga ano, bakit sila galit sa Diyos? Bakit sila yung nag-gather together? Nagkasundo sila. Naalala niyo kay Jesus, 'di ba, sa Matthew natin? Sino yung magkagalit doon? Si Herod tsaka
Si Pilato, di naman, sabi doon, magkagalit nga yun, ba't sila kayo magkaisa? Sa Revelation, ganun yung mga tao, magbibigay ng regalo. Dahil doon namatay yung two witnesses. Okay, so, may nangyayari yun, ganun din kayo. Pag may kalabang kayo, right, dalawa sila, hindi sila magkasundo. Pero dahil ikaw na yung kalaban nila pareho ngayon, the enemy of my enemy is my friend, sabi nga nila. Kaya, ganyan. So, nag-gather together, sabi dito, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Ganda niyo, medyo malalim na, di ba? Ulitin ko, for to do whatsoever thy hand, sino yung thy, syempre, ang kausap nila dito, nag-pray sila, di ba, ang Diyos? And thy counsel, determine, pag sinabing determine, ano? Pag-determinado, ano yun, adjective yun. Pero dito, verb yan eh. Sabi dyan, kung anong yung kamay at yung talino, yung gusto mo mangyari, ay, pag sinabing determine, sabi mo ba, napag-alaman? Napag-alaman, oh. Gagawin, or talagang gagawin. Or talagang pinurpose mo na gagawin, di ba? Pag sinabing determinado nga, yun yung gagawin mo. Kasi nang, pag sinabing determine, ayun na talaga yung gagawin mo. Sinasadya. Tama, no? So, nasa utak ko sa tech pa rin eh. Meron kasi sa amin na determine functions. Ibig sabihin nun, kahit anong mangyari, yun ang lalabas dun. Kunwari, ang function na 1, plus lang. So, pag pinasukan mo ng 1, tsaka ng 1, laging to yun, kahit anong mangyari. Determinate function tawag dun. Okay, kaya dito, sabi dito, ano ba nangyari dito? Si Kristo yung namatay. So, pero yung pala, kaya pala siya namatay at pinagtulungan, pero siya ay nabuhay magmuli, yun ay gusto ng Diyos. Okay, nakikita nyo dito, ang aga pa nito, sabi nyo kasi ng iba, yung mga sulat daw ni Paul, hindi naman daw ano yun, hindi naman tama yun. Ito sinasabi dito, kung ano sinabi ni Paul, yun ang sinabi dito. Okay? Maladaanan nyo yun, may mga loko-lokong ganun. Yun sinasabi dito kung ano yung sinabi ni Paul na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tapos, yun ay sinadya ng Diyos. Plinano ng Diyos yun. Okay? And now, Lord, behold thy threatenings. Okay, so nag-pray sila dito. Lord, nakita nyo naman, kami ay tinatakot na. And grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. So, parang sinasabi ko sa inyo kanina, tinatakot ka lang pala para magawa nila yung gusto nilang magawa na hindi naman tama. Anong gagawin mo? Alam mo yung tama. Anong gagawin mo? Tuloy ka lang. Ba't maging matapang doon sa ginagawa mong tama? Nakita niyo yan? So, sa soul winning, sa preaching, sa pag-gather natin, wala kang katatakot dyan. Yan. Pero sinasabi nito, napansin nyo ba, nag-pray pa rin sila ng boldness. Okay? So, both ways yun. No? Sinasabi lang dito, maging matapang ka, sinasabi ko na sa inyo, dahil yun ang logical thing to do, tama ka, maging matapang ka. Pero sinasabi dito, pinag-pray pa rin nila. Okay? Kasi nga, pag yung Diyos na nagbigay niyan, talagang, yun nga, okay na okay. Plus yung naisip ko is, pag habang nag-pray ka sa Diyos, na ibigyan ka nila niyan, nabigyan ka niyan, anong nangyayari actually sa'yo pag nag-pray ka? Diba, nasa search mo rin yung sarili mo, sabi natin sa Panginoon, search me. Yung sinabi ni David. Pero actually, pag habang nag-pray ka, kaya iba nga, tamad mag-pray, kasi naaalala mo yung kasalanan mo, naaalala mo yung unworthiness mo, naaalala mo na nag-pray ka ngayon, may pinapagawa pa nga ako sa'yo, hindi mo pa nga nagawa eh. Diba? Pero yun nga, pag sa pray ka lang, maaalala mo yun. At pag, madalas sa mga tao, takot kasi may kasalanan, di ba? Naalala nyo yun? Kina Israelite. May kasalanan sila. Bakit sila takot sa kalaban? Dami nila. Sa AI, naalala nyo ba yun? Nabasa nyo na yun? Kasi may kasalanan. So, ganun din tayo ngayon. Pag nag-pray ka, maalala mo yung kasalanan mo, hindi ka magiging bold. O syempre, pag maalala mo yun, iku-confess mo sa Diyos yun, hihingi ka ng patawad, and then, accordingly, i-grant niya yan. Kung i-grant niya. Okay? So, yun nga, kung medyo kaya katakot kasi either gusto mo talaga, soulmate ka na, hindi ka pa nga handa, nakikiano ka lang dyan,
na nakarinig ka lang ng preacher, kahit yung preacher, alam na, hindi ka pa handa. Talagang ano ka pa. So, marami kang maalalaman, maintindihan, pag ikay nag-pray. Okay? So, medyo nasingit ko lang yun. Ayan, okay? Pag may mga time na tayo natatakot, you pray. At ang, wala tayong dapat katakutan ng, kundi ang Diyos. No? Ngayon, sabi dito, may mga ibang ano pa dito, insight, sabi dito, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. So, nangyayon nyo ba yun? So, paano daw tayo magkakaroon ng boldness? Ang nag-pray sila dito, ha? Humingi sila Diyos ng boldness, pero sabi rin dito, paano nga kami magkakaroon ng boldness, Lord? So, Lord, ang gawin mo, Lord, ang hinihingi nila is, Lord, yung kamay mo is, pakilusan mo rin. Ibig sabihin, Lord, pag meron kami talaga dito kailangan ng kagalingan, pinag-pray namin, Lord, pagalingan nyo naman talaga, di ba? Parang ganun. Parang yung mga tao maniwala. Okay, nakita nyo? So, ngayon, totoo ba yung healing? Totoo yun. Pero yung sa tama din, kasi ang Diyos ang kikilos, ihingin lang natin. Nakita nyo ba yun? And kaya sabi, signs and wonder, kung kailangan ng signs and wonder ngayon, hindi na kailangan eh. Ibang signs na ngayon. Iba na sa katulad dati, hindi katulad dati. Okay? So, yan. So, yun yung nangyari dyan. Kaya sabi dyan, yun na, tapos na yung prayer nila. Ano nangyari? And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together and they were filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. So na, maalala mo na yung sa Acts 2 na naman. Pang ilang beses na to? Pangatlo na ba? Acts 3. Ano nangyari sa Acts 3? So, ano nang meron niya? Hindi ko maalala. So, una yan sa Acts 2. Hindi, si Peter lang yun eh. Pero ito yung ano, ito yung collective lang. Pangalawa lang, okay? Collectively, di ba yung una, yun nga, may tongues of fire. Okay, yun yung una. Ito, ganun na naman. Napansin nyo ba? Yung feeling of the Holy Spirit, of the Holy Ghost, ano yan? Hinihingi yan. Hindi yan lagi yung andiyan ang Panginoon nakatira sa iyo pero hindi ka laging filled. Okay? Pag may kasalanan ka, pag may pagkukulang ka, nawawala 'yun. Kaya yung kailangan ulit hingin at tama yung paghingi nila dito, sakto, walang sablay. Tama nga naman yung paghingi. Nakita niyo ba kanina yun ang isang mga example lang ano, prayer na maganda by the way. Okay? Tama yung ginawa nila, nagpuri sila sa Diyos una. Inakmali silang Diyos. Yung mga inihingi nila, hindi name it, claim it. Hindi ganun. Diba? May dahilan sila paano humingi nun para sila'y maligtas din. Yung ibang tao, maniwala sa iyo. Diba? Tama rin yung purpose nila. So, kaya grinant ng Diyos. Yan. And the multitude of them that believed were one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which were he possessed was his own, but they had all things in common. So nabanggit na rin ito ng mga una na talaga nagkakaisa sila. Ang ganda nun. Anong mag-accomplish ng church pag nagkakaisa sila? Maganda. Marami silang ma-accomplish. Pag kalat-kalat sila, ano mangyayari? Pastor, ang problema nun. Lahat din, ganun. Ang hirap ng ganun. Magdarating sa atin yan. So sana ma-overcome natin. Amen? And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So medyo sinummarize na. Okay? Ito na yung mga nangyari sa period na yon. Okay? So napansin nyo ba dyan, mayroong mga primary people na ginagamit. Yun ang gusto ko lang sabihin dyan. So kaya yung mga, pag may ginagamit ng Diyos sa inyo, supportahan nyo. Ganun ang, that's the way to do this. To do ministry. Huwag yung ano kayo, sapawang kayo. Walang mangyayari maganda dyan. Okay? Neither was there any among them that lacked, for as many as were possession of lands. Ito yung mga sinasabi ko last time sa inyo, di ba?
So dahil sila naman ay hindi na lang mapakinabangan yung binenta na nila. At sila ay walang mahirap sa kanila, no? Parang common sila ng time na yon. Okay, especially sa lands. Okay, sabi dyan. Yan, so shinare nila sa bawat isa. Okay, gusto nyo ba mangyari ngayon yun? Hindi naman kailangan kasi ngayon, okay? Pero sinasabi lang dyan yung gano'n sila talaga nagkakaisa. So sa atin minsan, di ba, pag yan, walang bigas, sige na, ano tayo? Bigyan natin. And Joseph, who by the apostle, ito na yung si Barnabas. Ito unang time na binanggit si Barnabas. So kung nabasa nyo na yung mga sulat ni Paul, isa yun sa mga magiging bida sa Book of Acts. Si Barnabas, or Barnabas. Ang sabi niya, pangalan niya ay, ano yung sabihin daw? The son of? Ano yung consolation? Hindi kami na. Hindi, console. Ano yung console? Pag sabing con is together, ano yung soul? Iisa, di ba? So, parang ano siya. Actually, ginawa niya yan sa mga ibang tao din. Siya yung nag, parang ano siya? Parang encourager or peacemaker. Yan. Di ba nas-install ko na yung... Tingnan natin para sigurado, ha? Hindi yan, eh. Bakit consolation prize? Kasi nga, para hindi mo siya agalit, di ba? Di ba? Kasi, uy, rejoice tayo, tapos may malungkot. O, bakit may consolation prize? Kasi, imagine, panalo tayo lahat. Nagsaya tayo, di ba? Consolation. Back of insert consoling. Ano yung consoling? What's that? May ano na rin? May advertisement na rin? Dati wala ito, ah. The verb dapat. Verb. Sorry. Verb. To alleviate the grief, sense of loss, or trouble of. Parang comfort. Okay? Pero hindi, yan ang dating ano. Comfort. Yan yung dati. Ngayon pala, sorry. Gusto ko makuha yung ngayon. Ngayon din daw talaga eh. So, console. Ayan, para, ayan. Ayan daw. Para siya ay hindi mapigyati. Okay? So, gusto niya ba yung ganun kayo? Kayo yung bibigay ng consolation sa ibang tao? O gusto niyo, pag inasal siya, gusto niyo po, dadagdagan niyo pa. Gusto niyo ba yun, mga bata? Ay, nadapa siya! Tawaan na natin. Umiyak na eh, umiyak! Asarin mo pa? Ganun ba yun? Hindi na. Lalo yung mga bata. Okay? Kasi baka maging bitter yan sa inyo. A Levite. Ano yung Levite ulit? Ano po siya? So siya ay alahi ng Levite sa tribe of Levi. In the country of Cyprus. So saan yung Cyprus? Ha? Greece. Malapit yan sa Middle East, saka sa Greece, di ba? Sa gitna, island dyan eh. Tama ba yun? Ano yung sa mapa? Oo, di ba? Yan, tama. Yung nasa mismo malapit. Dyan din nag-flee yung mga kababayan daw natin nung ano. Merong gera dito sa ano. Yan. Wala, malayo-layo pa sa Greece. Nasa baba lang ng Turkey. Okay? So, taga rin daw siya. Okay, at least alam natin, kilala natin si Barnabas. Siya ay Levi, taga Cyprus. Dahil kinapakilala siya dito kasi later siya ay gagamitin ng Diyos. Amen? Anong ginawa ni Barnabas? So, sabi kasi dito, yung iba, maraming gumagawa nito, pero si Barnabas, siguro dahil siya yung pinaka talagang ano, ewan. No?
taga Cyprus siguro, binenta niya yung sign. Kasi nga, mapapaano rin sila, ma-sequester din niya ng gobyerno nilang weekend. Ayan. So, isa sa mga pinangalanan sa Bible na nagbenta at yung kanyang pera ay ginamit sa church. Amen? Ano naman, dihado naman ata si ano doon. Hindi siya dihado. Sakto lang yon. Pero ngayon, hindi natin yan ginagawang, hindi natin na required, obviously. Kasi nga, again, hindi siya sobrang appropriate sa panahon natin. Amen? Pero appropriate sa atin yung sacrifice minsan. Nag-sacrifice tayo para sa gawain ng Diyos. Amen? Okay. So, pero, ito yung, ano, tuloy na natin sa 5, ha? Kaya ba tayo? 10 minutes na lang. Okay, 5 minutes. Ito yung kalaban na. Okay, again, nasa church sila. Yung iba, nagbabahagi. Maayos na Kristiyano, maayos na member. Pero sa church, hindi lahat ganun. Okay? So, huwag yung idoluhin to. Pero meron talaga, nabanggit ko kanina, di ba? 1%, kung sino man yan. May Judas eh. Pero ito, di naman actually Judas, pero medyo Judas din. Sinungaling to sa Diyos. Okay, sabi dito, but a certain man, Ananias and Sapphira, his wife, sold the possession. So, nagbenta rin sila. Anong gagawin doon? O, syempre, si Barnabas, binigay sa church. Pero dito, anong nga yung gagawin nila? Sabi dito, and kept back part of the price. His wife also being privy to it. Pag sinabing privy is, alam niya yon privately. Ibig sabihin, alam niya rin. Kunwari, nagbinenta nila, ah, magkano ba yan? 2 million. No? Sabihin natin, nabenta natin ng ano lang, 1 million lang. Alam nila. Oo. Again, hindi nila kailangan mamaya sabihin dito, hindi naman na kailangan bigay sa church yun eh. Pero binigay nila, kaso nagsinungaling sila. Kaya sabi dito, and brought a certain part. Hindi na sinabi kung magkano. So again, minsan, ba't hindi sinabi? Palagay nyo, kasi hindi na importante. So, pwede mong apply sa buhay mo, magkano ba niyan. Ang hindi minsan mahalaga yung halaga eh. So, ginawa nila, ginaya nila sa si Barnabas. Oh, tanong. Ibig sabihin yung ibang ginawa ni Saperia at dami yung binos na. Marami. Yun nga, basta meron. Meron sa binos. Oo. Again, actually, sa kanila naman yun eh. Actually, wala dapat masama doon, kaso ang ginawa nilang kasi, ang maliit yung kasinungalingan nila. Para nagbibida sila. Maraming ganyan kahit ngayon. Sa church, di ba? Sa kwento lang minsan eh. Kahit di na sa pera, sa kwento. Ang kwento mo, ganito ka talaga, spiritually, ganito ka lang. Pero ang kwento mo, ganyan ka eh. Ba't ganun yung mga tao? Kahit sa trabaho, kahit saan. Eh, masarap ba yung ano, mamangga mo? Naku, galing pa po ng ano yan. Hindi naman. Napakatamis po niyan. Ay, yung ano, binibenta namin kung ano man yan, condominium. Napakatibay po niyan. Kahit ilang lindol po yan. Hindi naman ganun. Para lang makabenta, di ba? Sales stock. Para may taas yung value niya. Kumita siya yun sa iba ng tao, ganun. Para mataas yung tingin ng ibang tao sa akin, kahit di naman dapat. Di ba? Naku, lagi yan. Very ano yan. Common yan. So, pero yun ay mali. Amen? One way of lying at matindi. Okay? Sabi dito, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? So, anong kasalanan ni Ananias? Nagsinungaling. Kanino? Sa Diyos, di ba? Sa Holy Ghost. Okay, tanda nyo, nasa Holy Ghost. Ito na yung gusto kong sinasabi ko kanina. Sabi, whilst it remained, okay, dati nyo pang lupa yan, was it not thine own? Di ba sa'yo yan? Alam mo natin yun eh. And after it was sold, was it not in thine own power? Nung nabenta na yan, salamat sa Diyos din. Di ba? At least nabenta yung iba. Ang hirap ibenta yung property, di ba? Di ba pakinabangan? Salamat sa Diyos na benta. Ngayon, nung yung pera nandiyan na sa'yo, sinasabi ng, sino ba dito? Si Peter. Di ba pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin dyan? Kung natin, 2 million. Natin. Pero sabi dito, yung problema dito, sabi, why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto
Kanino siya nagsinungaling? Sa birthday, kanino siya nagsinungaling? So, ang Diyos, ang Holy Ghost ba, Diyos? Alam mo yung ano siya tayo? Kanino siya nagsinungaling sa verse 3? Sa verse 4, kanino siya nagsinungaling? So, Diyos ba ang Holy Ghost? Yes. O di yes, diba? So, isa yan sa mga magandang example ng Holy Ghost ay Diyos din. Okay? Kasi linaw niyan eh. Hindi, pareho lang sa Holy Ghost at sa Diyos. Pwede rin. Kaso, ang linaw dito direct eh. Kanina sa Holy Ghost, ngayon sa Diyos. So, yan. So, nakita niyo ba yung gravity ng kasalanan? Pwede mo sabihin, ano eh, dalawang milyon ang nabenta ko, ibibigay ko lang sa church, isang milyon. Pwede naman ganun eh. Kasi sinabi niya, dalawang milyon ko na, isang milyon ko nabenta yan, lahat ibibigay ko sa church. Nakita niyo yun? Hindi naman niya kaya, hindi naman niya kailangan sabihin yun. Yun ang naging problema. Nagpapabida siya. Sila. Sa church may mga ganun, mga tao, kayo mga bata. Tandaan niyo yan, hindi namin kailangan na magpabida kayo, kailangan namin yung totoo. Ganun din kami sa inyo. Amen? Hindi kami magsasabi dito ng, alam niyo ba, ginawa ko doon, bumisita ako doon, ang dami na ligtas, kahit wala naman. Ang maray lang na totoo, di ba? Yun lang. Kaya kailangan dagdagan yung kwento. Oo. So, interesting dito, kailan lang, di ba, sa Acts 2, sa Acts 3, ilang million, ilang libo na yung naligtas. Hindi na nga binanggit dito, di ba? Pero ngayon, binabasa natin yung totoo kaya yon. Malamang, kasi dito pa lang, sinasabi niya, masama magsinungaling. Alam nga namang, kanina lang, nagsinungaling na yung Bible, di ba? So, totoo po yun, hindi yun imposible, especially sa time nila, 2,000, 5,000. Okay? So ngayon, tapusin na natin itong Ananias na to. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. Okay? Nababasa niyo lagi yung gave up the ghost, di ba? Sa Old Testament, ano yung sabihin nun? Okay. Pag sinabing gave up, ayoko na. So, kasi nga, patay ka na. Yung katawan mo, sa lupa na, yung kaluluwa mo, yun ang musgahan. Okay? So, naghiwalay na. Sabi dyan, so ano tawag doon? Namatay yun ha, mga bata. And great fear came on all them that heard these things. Iba, hindi nila nakita, pero nung nabalitaan nila, ba't namatay yun? Eh kasi sinungaling sa Diyos pa. Ay, matakot sila. Amen? Ganun tayo dapat. Amen? Sinungaling ka na, huwag ka na nga magsinungaling. Pero lalo na sa Diyos, huwag ka na magsinungaling. Tindi mo naman, di ba? And the young men arose, wound him up, tinali, and carried him out and buried him. May patay, ano gagawin sa patay? Nilibing. Ito yung problema, di ba? Alam din ng asawa niya yun, tapos hindi nalaman nung namatay. So, nangyari? May ganun din. Kinumpranta ni Peter, sabi, at this point, may pagkakataon siyang magsabi ng totoo, di ba? Okay? Anong ginawa niya? Sabi mo sa akin, magkano yun? Ganito. Nako. Kung ano yung ginawa ng asawa mo, ganun ka rin, sinungaling. And Peter, how is it that you have agreed to tempt the Spirit of the Lord? Yun na. So again, may tatlo na tayong ano dito. Yung kanina nagsinungaling sa Holy Ghost, yung kanina nagsinungaling sa Diyos, ngayon naman, sinubukan. Huh? Sinabing temp, parang, alam kaya ng Diyos to? Nakita niya, mga bata? So, pwede ko kaya subukin ng Diyos na hindi sinungaling ako sa kanya, gagawa akong malaking kalokohan, tapos hindi niya alam. Pwede ba yun? Tingnan ko nga kung papaluin ako ng Diyos. Hindi, di ba? Ganun tayo pag nagsinungaling tayo, alam niyo ba yun? Kasi alam na at ng Diyos eh. So pag nagsinungaling ka, kahit anong, anytime, any place, kahit ano yan, basta nagsinungaling ka, kaya nga sinungaling, mali, di ba? Actually, hindi mo sinasabi, pero actually, ang pinapalabas mo doon, alam kaya ng Diyos. Ganun yun. Alam kaya ni tatay na hindi ako nag-aaral? Ah, hindi niya alam kasi ano siya eh.
Totoo yun, hindi talaga alam. Minsan talaga hindi alam ni tatay. Eh, alam kaya ni tatay yung pinapanood ko? Hindi, hindi niya alam yan. Ang Diyos, alam lahat ng Diyos. Okay? Kaya huwag tayo mag-isinungaling sa Diyos. Amen? Amen. Eh, nagsinungaling siya ngayon. Patay. So again, hindi lahat ng pagkakataon, baka sabihin ng ibang, maling interpretation. Ah, lahat na nagsinungaling, papatayin ng Diyos. Hindi ganun. May parusa yan. Sa particular na ano to, example na to, pinatay sila. Interestingly, hindi ginagawa lahat ng lagi ng Diyos yan. Okay, so siguro ngayon, intensity nito eh. Inuulit pa, nagmayabang pa sila. Alam nyo ba na yung mga mayabang, mas matindi ang kapalusahan sa mayabang? Diba? Yung sabi sa Bible eh. Ang sabi sa Bible, siyang nagmamataas ay bababa ng Diyos. Ang Diyos ang nagbaba, hindi yung tao. Mapapahiya ka, ang hirap nun. Nakatakot yun. Kaya huwag kang mayabang. And this time, hindi lang sila, no, talagang pinantay sila ng Diyos. Patay. Diba? So, then she fell down straightway at his feet and yielded up the ghost, and the men came in and found her dead, and carrying forth buried her by her husband. So, patay na din. At ang maganda doon, hindi na sila nag-wake. Bakit kaya? Kasi nga, hindi magandang patotoo eh. Nakawala silang masabi, bakit namatay yun? Hindi magandang kwento eh. Sige, libig mo na. Okay. And great fear came upon all the church and upon all as many as heard this thing. So, inulit lang kanina. So, dito tayo magtatapos. So, may magandang kwento rin dito. Okay, anong kwento dito maganda? Aral. Ang aral dito pa lang, pag ang Diyos ay may hinusgahan, ang magandang nangyayari doon is yung mga dapat matakot, which is lahat tayo dapat, natatakot. Diba? Ang hirap nung walang parusa. Okay? So, kaya tayo, yan, minaparusahan natin lahat parusahan. Hindi pwedeng patuloy-tuloy, yung tatapang yan. Diba? Lagi sinesya sa Facebook ngayon, yung ano eh. Saan ba yun? Psalm sa tayo. Hanapin nga natin. Sa Proverbs ata. Pag hindi na parusahan agad, ano nangyayari? Madaming magagalit. Okay? Yung si ano, napatasahan na naman yun, pumatay eh. Yan, Ecclesiastes pala. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Nakita nyo yun? Tagalog, dahil daw, hindi sinabing tama yun ha, pero ang nangyayari, ang pag may nagkasala tapos hindi agad pinarusahan, di ba? Kaya itong mga bata, pag nagkasala ngayon, palo na ngayon, hindi bukas. Di ba? Kasi daw, yung tao daw, ay pag nakakita sila ng taong hindi naparusahan, dapat parusahan, hindi pinaparusahan, ang mangyayari doon is, gagawa ng masama yun itong mga taong to. So, again, ang Diyos ay galit na nga doon sa bagay na yun, pero, lalo yung ibang tao, pag hindi yan naparusahan yung dahil parusahan, magagalit din sila at gagawa daw sila ng mali. Again, hindi tama yun, pero yun ang effect nun, yun ang reality. So kaya, ngayon sinasabi ko doon sa nangyari din sa takbo natin, maganda yung namatay na lang sila. Ang Diyos ang gumawa nun, dapat ganun, para yung napaka-fragile pa ng church, New Testament churches, alam nyo naman ang dapat church, magpatuloy. So, kung marami na sinungaling yung time nila, eh, paano lalaganap yan? Diba? So, mangyayari nun, bagong church pa lang yan, hindi na yan magtatagumpay. Kaya ginawa ng Diyos yun at maraming natakot sa kanila. Okay? So, kaya ang lesson lang dyan, tayo minsan naparusahan. Tanggapin niyo yung parusa. Amen? Magtama naman. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat at kami po yung natutumuli sa mga salita. Though negative ito, Lord, may namatay dito. May marita namin na yung judgment ay laging totoo at tama. We pray na na-interpret namin ng tamang passages na ito, Lord, at ganoon din po, Lord, sa kaling time na kami po naman ang pinapausahan nyo na
na ito ay aming i-accept ng buong puso, Panginoon. Kundi man ay matuto kami dito at least. So we pray na may palaging muna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.